kidding. Happy birthday! Happy moment, as in. It is 5:27 p.m. already and I am just waiting for Rai. Sabay na kaming pupunta kay Ray kasi mag-meet kami apat ulit. And here's today's outfit. So I'm just wearing this white top and then itong skirts ko. As in, if you haven't gotten this, I don't know why. Kapag wala akong masuot, literal na skirt ang sinusuot ko. Tapos for my bag, I'm using my Telfar. For those asking, kabili ako sa Telfar website. Nag-abang ako ng restock nila. And also guys, meron ko na lang shock. This one is so cute. Look at it. Color pink siya. Gusto ko siya kasi matchy sila ng bag ko. It's Friday. Tapos,
ba? Hindi ko sure. Okay, happy ako dyan. Eto, hindi mo sure! Okay. Jami, sabihin mo sa akin kung gusto niya pa to. Happy birthday! Tapos naalala ko, tapos nasayin ako, naalala ko, gusto mo ito. Tapos ko kinakabahan ako ito. Mari, please, sorry, hindi mo binali. Yay, thank you! Ah, kinakabahan ako! Bakit? Bakit pag-ayaw mo ba sasabihin mo? Hindi, kasi may sinu... May sinumukat ako ba akong langaw? Andon, pwede pa. Ayun! Sige. Alam mo bakit sabi ko, bagay to kay Jami? Kasi yun yung sunglasses na sinukat mo sa Gentle Monster. Sure, bagay sa'yo. Anong, paano ko naging langaw, Jami? Ay, langaw! Hindi ko... Try mo! Jami, promise, maganda. Sasabihin ko sa'yo pagpangit. Ang ganda! Ang ganda mo pala! Tumawa na sana kami. Yung sa Gentle Monster ko medyo mo. Thank you, thank you. Nanalo sa raffle. Never ko pang nakita ang sinuot mo yan, nakasama mo kami. So, I vote yes. Bili ka na lang ng other green. Tapos dust bag. It is 8:15 PM and nakauwi na ako ulit. Actually, kanina pa ka. So, ngayon ako nakapag-update because sobrang sakit ng ulo ko kanina. Sobrang saya namin, guys. And now, nag-crave ako ng K-barbecue. Kasi nga, parang bagsak yung energy ko today. Parang pagod ako for the past few days. Basta, bumaba yung energy levels ko. And I feel like, kailangan ko ng pick-me-up na meal. So, K-barbecue tayo. And then tomorrow, we're finally filming our birthday haul. I'm so excited to share that with you. So, yun. Bukas ko na yun if I film. And I'll see you guys later. Been a while.
It's been a while na last ako nag-vlog and it's been a while na last ako lumabas, so I'm pretty excited. We're going to go to Celine because I'm finally exchanging yung gift nila sa akin. Explain ko na lang sa inyo mamaya pag nag-haul na tayo ng what I got for my birthday, and I'm hoping meron akong mabili mamaya sa store. Hindi pa ako kumakain na kahit ano, so mag-lunch tayo. Let's go around a few stores and let's just have fun for today kasi kailangan natin ng pick-me-up for today. So yun, I miss you guys so much, and today's outfit na lang. Pakita ko sa inyo. So I'm wearing this parang crop top trousers from Zara. This is our bag for the day. My favorite na mini-rec. Tapos naka-mandals ako. So ayun, naka-clear contacts pala ako ngayon for a change. And also, look at my nails. Ako gumawa niyan. So these are, hindi siya press-on eh. Tips siya, and I love it so much. Yun yung itsura niya. Anyway, I have to go and I'll see you guys sa mall. And again, I miss you so much. Bye-bye! Guys, finally, we are back home. It's around 10:20 PM already. And sobrang excited na ako kasi finally, mapapakita ko na sa inyo everything that I got for my birthday. It's actually October 31 tomorrow. So, isang buwan halos talaga yung lumipas. And parang roller coaster yung emotions ko this October. So, ngayon, pataas ulit. I'm so happy. Anyway, these are a mix of gifts, things that I got for myself, things that I got this October and 8 September. Halo-halo na talaga to. And andito sa left side ko yung headphones ko. Ito gift ni Ate and ni Ate Fu. Sa mga nagtatanong ng review, every time nakikita nyo to sa IG story, I super duper love this. I swear, it's so comfy. I can wear this for hours na hindi sumasakit yung ulo ko. And sobrang ganda ng sound quality niya. Plus yung noise cancellation niya. It's the best. I can't echo this enough. Then, over here, this is my first album. Hindi ako album person kasi honestly, hindi ko siya gets. This is a gift from Hazel and sobrang na-appreciate ko to. Kinikilig ako. Hindi ko memorize yung songs at masalang hindi ko memorize yung dance steps, pero sobrang gusto ko sila as people. Like, pinapanood ko yung parang mga reality show nila sa YouTube. Yung parang may daily vlogs doon, yung mga Blackpink diaries, mga ganun. Doon ko sila sobrang na-love. But anyway, I'm so happy. Ang saya ko ngayon. Ang saya ko. Ang saya ko maging masaya. Aww. Ano to? First ever photo card ko to. Hindi kasi ako yung mabili ng merch kasi ang hinayang talaga ako. Ang ganda. Thank you, sis. Ito yung CD niya. Favorite song ko sa album na to, Happiest Girl, tsaka Hard to Love. Ang ganda. May Polaroid. Ganito pala yung feeling ng my merch. This is also related sa Blackpink. I've been wanting to get something from Celine dahil kay Lisa. And nung nagpunta kami ni Ate Fove, I finally tried tong top na to. And masaya ko lang kasi pinakita ko to kay Larry sa Singapore. Nung time na yun, hindi ko pa to kasha. And finally guys, kasha ko na siya. So, got it for myself na ngayon. And I'm so happy. I chose the black one para mas maulit-ulit ko ng sobra. And also, para pagka nadumihan, hindi ganun kahalata. I feel like everyone has it already, pero I honestly don't mind. Even before, gustong-gusto ko talaga to. Like, inaantay ko lang yung time na maging kasha ko na siya. Para mabili ko na siya finally. And more like achievement siya for me na may size na ako, ganun. Moving on, ito sa Dior Philippines na to. Dahil naman to kay Jisoo. I was so happy na meron na sila nitong case na to. Yung idea niya is replaceable yung cap nung lipsticks nila. For different designs ata to, pwede nyo siyang palit-palitan kahit ano yung nasa ilalim. Then, we have this one.
Oh! Meron tayong cosmetic pouch that just says Dior here. Feeling ko magagamit ko to. Favorite scent ko to from Dior. This is yung Blooming Bouquet. Ang cute! Look, it's a tiny bottle. Next is another one from Dior. And ito yung out of everything dito ata na excited na akong ma-unbox kasi ito yung kailangan ko talaga siya. Like, it's a need. So, ito na yung buksan natin. Super ganda talaga ng packaging nila. Yun nga lang, natatanggal na yung sticker niya because it's been so long. So, let's unbox. Nakakatawa yung packaging. And it also comes with a dust bag. I got another belt from Dior. Meron lang siyang CD dito. If you guys remember, meron akong vintage Dior belt na denim. Yung vine-velcro lang. And unfortunately, as much as I love that, malaki na siya sa akin. Hindi ko na siya kasha. So, ibibenta ko yun. If you want that, message me sa Instagram. But anyway, I got yung thinner size lang. Also, I chose this one kasi yung hardware niya is hindi ganun ka naghumiyaw. Kahit may CD siya, hindi siya as thick as pansinin. So, I feel like low-key na din siya in comparison to other designers. Finally, magagamit ko na siya since napakita ko na siya sa inyo. Like kong minimake sure na ma-share ko sa inyo yung mga unboxing because I really love sharing happy moments with you guys and feeling ko na-enjoy nyo talaga yung mga unboxing natin. So, ayun. Happy, 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 happy moments. This is such a dream come true for me. As in, this is one of my last purchases in Bangkok, I think. Kasi sobrang unexpected niya. This has been on my wishlist for years, as in years. Nung kakabukas pa lang ng Dior, the first time that I went in, tinitingnan ko na to. And every time, as in every time na pumupunta ako doon, tinitingnan ko to. Yung collection nito, hindi yung specific thing na to, pero yung collection niya. Hindi ko siya mabili kasi hindi ko siya ma-justify. But, nung nandun kami sa Dior nga that time, super duper bait kasi talaga nila. As in, tapos sakto, nilabas nila na hindi ko hinihingi. Hindi ko siya tiningnan. Nilabas nila sa harap ko. And I tried it on. And, yun na, napayas na ako. So, ayan. Super happy moment. I'm not sure kung ma-appreciate nyo, pero I don't mind kasi it's for me. May meaning siya for me talaga. Ginigilig ako. Sobrang saya. Hindi ko lang expect. This is my first fine jewelry from Dior. Comes with the boutique stamp naman. So, parang ito yung authenticity card niya. And, syempre, wag nyo itong iwawala. And then, inside, ito siya. This is actually reversible. So, ito yung moon niya. Yung flip side niya is sun. May special meaning kasi sa akin talaga yung sun. Yung kinukwento ko sa inyo na lagi kung sinusukat is yung ring. Sobrang na-inlove ako. Pero hindi ko nga siya ma-justify. Buti na lang, yung nilabas nila is yung necklace version sa Bangkok. And I tried it on and it looked perfect. Plus, mas mura siya kasi dun sa ring. The only thing is 16 inches siya. So, susuotin ko siya, lalagyan ko siya ng extender. Pero I swear, sobrang ganda niya. And also, I feel like, baka lang konti pa lang yung nakikitaan ko na may ganito. Meron pa silang ibang designs, hindi lang to. Tapos reversible din. Yung materials na gamit nila, if I'm not mistaken, mother of pearl and then may diamonds din. So, medyo sulit-sulit din naman yung binayad natin dito. Happy, 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 happy. Sobrang ganda ng details nung eyes nung pendant. Basta nakaka-inlove siya. May texture, merong dimension. So, worth it for me kasi para siyang art piece na in a necklace. And also, guys, for some reason, bumabalik talaga yung pagkahili ko sa alahas. Mas dun ako na papasplurge. This one, I got bago yung trip ko sa Bangkok. Kasi nga, gusto ko siyang isuot dun. I've been looking for this size ng freshwater pearls. And before, I was using this one from Shopee. Bago ako nag-splurge into real freshwater pearls. Ito muna yung binili ko just to make sure na gusto ko yung size, yung length niya, bago ako gumastos ng medyo mahal. Sure na ako na ito talaga yung 100% na gusto ko. And this was really, really affordable. So, ililink ko to para sa inyo. Ito naman, I got as a gift because sabi nung kaklase ko nung college, hindi ka daw dapat ever bibili ng pearl earrings on your own kasi iiyak ka daw. Dapat daw binibigay sa'yo. So, ayan. Tiny pearl earrings din kasi feeling ko nakakamadam yung malaki.
So, perfect, perfect, perfect size for me. And, by the way, guys, nandito yung mga die-cut bracelets ko because wala akong jewelry pouch pag nag-travel. So, yun yung hahanapin ko ngayon. This reminds me na sobrang dami nagtatanong sa inyo nito. Finally, nahanap ko na yung pinagbilan ko nito. And I've had this for months. This is gold vermeil. So, hindi siya 100% gold, pero it has a thick coating of gold. And yung base niya is silver. So, similar siya sa mga Mijuri, Ana Luisa, ganon. And super duper love ko siya kasi I've been looking for a dupe of this bracelet for years kasi nga lagi nyo tong tinatanong. And this one is from Italy pa. So wala talaga akong mabibigay sa inyo na link or anything kasi nga wala dito sa Pilipinas. And finally look, meron na guys na pwede kong i-link sa inyo. It's actually bigger, actually looks more substantial and mas pansinin siya kapag suot nyo. And also yung price, this is times 25 nito. So, yun. Bahala na kayo mag-decide. This is... Kita nyo na to! Pero gusto ko kasi siyang i-share ulit just because sobrang love ko to, guys. The day that I got this, yung dinner na ginamit ko to the following day, sobrang memorable niya. Like, for that reason alone, love na love na love ko tong bag na to. Sobrang ganda niya talaga, guys. Yung isa sa mga naging main considerations ko dito, kasi nga, number one, dapat kasha yung phone ko. And number two, sinabi nung SA na meron tong 2-year warranty. So, kapag may fall off na kahit isang crystal dyan, gagawin nila. So, dadalhin mo lang sa kanila. Syempre, medyo matagal, baka it will take a few months, pero at least, nandun yung peace of mind mo na hindi ka lang nagtapon ng pera kasi for 2 years, safe naman yung bag mo. Like, gagawin naman nila. And also, I feel like quality-wise, wala naman ako masabi talaga sa Prada. Another one from Prada. Sinuot ko na siya nung birthday ko mismo. Also, inuwi ko tong mga box. Para kay Gru-Gru tsaka kay Mochi. Perfect yung size. So, ito yung Mochi. Ito yung kay Gru-Gru. Ang cute nila! This is the shirt that I got. Sobrang simple lang. Meron lang siyang Prada logo right here in front. And I like it because it kinda sucks you in. I opted for the black one again. Kasi feeling ko, ito nga yung lagi kong magagamit. Ito muna tayo sa gift ni Ate M. Grabe, hindi ko to in-expect. Minessage ako ni Ate M, nabili niya to. Feeling ko yun yung day na yun. Sabi niya, babe, meron na akong birthday gift sa'yo. Happy siya kasi it's so me daw. Sobrang nagulat ako. Grabe ka talaga, Ate M. So thank you so much. Aha, kinikilig ako. Ate M, thank you. Look, guys. Jelly Tote from Chanel na color pink. Alam niyo naman na ito yung favorite color ko. Meron na akong beach bag. I feel like this is something that I can really, really use. Moving on, doon na tayo sa gift ni Rai, Ray, and ni Hazel. So, gusto ko magkwento ng slide para magets niyo naman yung nangyari. I think we were in Singapore at that time. Tinry ko yung shades na yon. And kasama ko ata nun si Rai. And sobrang na-appreciate ko si Rai kasi she remembers those little things. Sobrang sweet for her to remember that and for her to get that for my birthday. Sobrang na-appreciate ko talaga yon. But the thing is, di ba alam nyo naman guys, I lost a bit of weight. So, yung face ko, medyo lumiit nga naman talaga siya. For some reason, yung mga shades few months ago, medyo malaki na sila ngayon sa akin. Pag-uwi ko, tinry ko ulit, tiningnan ko talaga mabuti, gusto ko ba? Kasi I wouldn't want to keep yung gift kung alam kong hindi ko siya magagamit. Kasi manghihinayang ako, and sobrang sayang naman kasi hindi naman siya mura. So, minessage ko sila kung okay lang ba kung i-exchange, ganon. Sabi nila, oh naman sis, go lang, ganon. So, ayun, yun ang story. And now, andito na yung gift nila. So, if you're wondering kung meron kayong binili from Celine, pwede nyo siyang i-exchange up to 14 days. Siyempre, dapat in perfect condition, hindi nyo pa nagamit and everything. And, babayaran nyo yung price difference. So, thank you so much, mga sis. Hindi nyo pa alam, pero ito na yung gift nyo sa akin and makikita nyo na lang daw pag sinuot ko. So, another backstory. For some reason, hindi bagay sa akin yung sneakers. May time na nagsukat kami sa Singapore ng Golden Goose. And sobrang lambot niya. As in, sa lahat na nasukat ko na sneakers, yun yung pinakamalambot. Pero tinawanan nila akong lahat kasi mukha akong magbo-bowling na kahit sobrang lambot niya, alam kong magsasayang lang ako ng pera. So, tinigilan ko siya. But, this one, I feel like maganda siya. Happy ako. Happy talaga ako. As in, nakakatuwa. Ang dalil ko. Ang saya ko talaga. Anyway, guys, sana happy din kayo for me. And sana happy din kayo today. Kasi, the past few days, hindi ako as happy. And now, I am back to my old self. So, talagang finifeel ko lang siya. So, ayun. This is what I got. And, super plain niya lang ha. Huwag kayo mag-expect.
actually reminds me of my Air Force Ones. Kaya ako din siya pinush kasi yun yung only sneakers na feeling kong medyo bagay-bagay sa akin. Ganda! Nakita ko din na meron si Lisa nito, sinusuot niya to. Meron lang siyang logo dito sa tongue niya, nakalagay lang si Lynn. Dito sa sides, meron lang siyang embossing. Tapos sa likod, ayan, meron din siyang silin dito. Kapag mahaba yung trousers mo or yung pants mo, hindi na siya makikita. So again, very, very low-key lang siya, which I really like. The best thing about this is it's extremely comfortable, as in. Pero flat siya. So kapag long hours of walking, feeling ko matigas siya. Pero yung, alam yung feeling na hindi ka magpapaltos. Yun yung gusto ko sa kanya kasi sure ako na hindi ako magpapaltos dito. It's wider than most sneakers. Marireko ko siya so far na hindi ko pa nasuot. Pero yun, this is how it looks like. And again, thank you mga sis. And the last thing na hinilikot naman talaga para naman mo-feel natin yung pagka-special niya. From Cartier. Kung napanood niyo yung vlog, ito yung binaligan ko pa the following day kasi wala yung size ko nung first punta ko. Kwento na naman ako. So, pakita ko muna sa inyo tapos magkwento ako. This is actually my first bangle from Cartier. Yung meron pa lang ako from them, yung mga love ring. Ito yung with diamonds and sinors to ni Ate M. And meron ako nung plain lang na love ring. Dito naman sa Pilipinas yung binili. And finally, ito na. Sa Thailand naman. And cheaper ang price nila sa Thailand. Yun yung isa sa mga nagpa-yes sa akin kasi kausap ko si Mary. Si Mary yung parang SA ko sa Pilipinas. So kapag kami tinatanong ako, sis, magkano nga yung ganito dyan sa Pilipinas? Yun, alam niya ang mga presyohan. So, I finally got yung joke ko. Sobrang saya ko, guys. I was actually choosing between ito and yung love bangle. And to be honest, yung nasa wishlist ko talaga is yung love bangle. Pero hindi ko siya ma-justify. Kasi sobrang mahal niya talaga. As in, hindi ko siya kayang bilhin ng brand new. Kung bibili man ako ng love bangle, bibilhin ko siya sa Japan na pre-love na. Or like vintage piece na. Kasi hindi ko kaya na ganun kamahal. And I was really asking myself kung nagsisettle lang ba ako dito or kung gusto ko ba talaga siya. And I realized na gusto ko siya talaga kasi super duper ganda niya, guys. Let me show you. Okay, so this is how it looks. And by the way, I got yung thinner one kasi parang mas bagay lang siya. Ang ganda-ganda niya ng tingnan against my VCA bracelet. And tinry ko din siya dito sa watch ko. Bagay din siya. And super duper nice lang talaga. Ang ganda! Tapos kahit alisin mo tong bracelet na to, ang ganda niya din. Actually, yung pinagpipilian ko is ito and yung Bulgari na Serpenti. Kaya lang, parang at the end of the day, mas pinili ko pa din to. Kasi feeling ko parang medyo may mature vibe si Serpenti for some reason. Kahit na si Lisa yung sa Serpenti. Mas narealize ko na ito pa din talaga. So, ayun. For reference, I am size 16 for this one. Meron siyang kasamang lotion nila for jewelry and watches. This one magagamit nyo sa iba nyong watch, iba nyong jewelry, not just for this one. Meron din siyang polishing cloth. And then, meron siyang tiny toothbrush. So, kung mayroon kayong bibilhin ng mga bangles sa Cartier, don't forget to ask for this. Tapos, for bait nga ng SA namin, binigyan din kami ng jewelry pouch. So, may kasama siyang ganito. Tapos, dahil nga birthday ko, mayroon din siyang binigay na mga perfume. Super saya mag-shopping pag birthday nyo. Yun ang masasuggest ko sa inyo kasi ang saya lang. But, I think that's it.